sa ating pagkakatilanlan bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang ating pagkakakilanlan. The focus of our message from the very beginning of this church organization is about the second coming of our Lord Jesus Christ. Our hopes, our dreams, our aspirations is about the second coming of Jesus. The climax of all the prophecies in the scripture, the conclusion of the great controversy between God and the devil. So permit me, mga kapatid, at this point in time, gusto kong talakayin natin yung topic ng mga tanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. If you have your Bibles with you, or your cell phone or gadgets with you, please open it with me sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24. Ang pinagsimulan marahil nating lahat. Lahat tayo, nung nagsisimula tayong mag-Bible study tungkol sa second coming, ang ating ginamit, Matthew 24, right? Buksan ulit po natin. And this time, I would like to read verses 32 and 33 sa wikang Tagalog. Ang wika po ng salita ng Diyos. Wika ng ating Panginoong Jesus. Kaya, pag-aralan ninyo mula sa puno ng higos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang what? Verse 33. Gayun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya ay what? Malapit na. Nasa mga pintuan na even sa iyong pagsusuko ng iyong banal na Espiritu. Banal na Espiritu, tapat ka namin paglubay. Kami po ngayon ay iyong kabayan. Saliwain ang ako ng aming Panginoon Jesus na kanyang pagbabalik at maging inspirasyon namin ilamang sa maghapong ito na namin paggawa kung hindi sa mga araw na hinaharap. Amen.